Isa sa malaking pagkakamali ng ilang mga magulang ay ang kaisipan na pag maliit pa yung anak ay pwede pang palampasin ang panahon na dapat sana ay ginugugol na kasama yung mga tsikiting. Marami tayong makikitang ganito. Noong panahon pa bago mag-pandemic ay merong mga parents and teachers meetings pero ang dumadalo ay lolo at lola, tito o tita o kung sino mang guardian ang pwedeng pumunta. Hindi na rin bihira ang makakita ng mga bata na literal na sa lolo at lola na lumaki. Yun bang doon na inilagak at pinaalaga? Iba naman siyempre yung paminsan-minsan ay pinapaalaga sa iba. At iba din talaga yung tuluyan ng ibinigay yung responsibilidad ng pagpapalaki ng mga anak sa mga lolo at lola. Minsan nakakaawa na din ang mga lolo at lola. Kasi yung akala nilang graduate na sila sa pagpapalaki ng bata ay hindi pa pala. Na para bang ang assumption eh, wala nang ibang pangsariling gagawin ang lolo at lola kaya sa kanila na lang iiwan ang mga apo nila. Masaya mga lolo at lola sa mga apo. Pero kung sila na ang magpapalaki, hindi na tama yon dahil ang mga magulang pa din ang pinakaangkop na tumutok sa mga anak. Hindi madali maghabol ng apong malikot. Hindi na rin angkop sa ilang mga lolo at lola ang magbuhat pa ng mga apo dahil ang ilan sa kanila ay may edad na din naman. O bukod dyan, sobrang daming development sa buhay ng bata ang malalampasan at pangangailangan na hindi matutugunan kapag hindi binibigyang halaga ang formative years ng bata. Madalas pa nga, ang mga pagkukulang sa bata ay doon na maglalabasan kapag nagsisimula na silang maging independent, yung teenager na sila. Maraming magulang ang hirap nang maging bahagi ng mundo ng kanilang anak sa panahong iyan kasi hindi din sila tumutok nung maliit pa yung mga bata. O sabi nga sa Bible, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Bukod sa pagtuturo, binabanggit din ang kahalagahan ng timing sa verse na ito. Alam ko maraming magsasabi na, eh paano naman kami mabubuhay kung mag-aalaga pa kami ng bata kaysa magtrabaho? O hindi ko na masasagot yan para sa iyo. Pero ang nais kong malaman mo, yung panahong wala ka sa presensya ng anak mo ay panahong permanente nang lilipas. Hindi na yun mababalik. Magiging mga ala-alang mahirap ng baguhin sa kanilang paglaki. Hindi palaging bata ang iyong mga anak at hindi na rin bumabata ang iyong mga magulang. Ang pinakamarapat na pangunahing mag-alaga sa mga anak ay ang mga magulang. Yan ay hindi dapat isiping option kundi isang responsibilidad. Tandaan mo din na lilipas din ang season na alagain ang mga anak. Kaya hindi panghabang buhay ang season na sobrang alagain sila. Pag ginawa mo naman ang tama, makikita mo na ang iyong mga anak ay magiging pagpapala. Huwag ka magsawa sa kanila at asa ka pa.